Namatay nga po yung aking tiyo na aktivista, ah, na talagang nag-exile po yan. Yan po talaga ay inisyuhan ng arrest, search and seizure order ni Marcos. Tinakas po namin yan. At siya'y nanirahan po sa Europa. Ang nag-alaga po sa kanya ay mga protestanteng mga simbahan. Yung World Council of Churches, at siya po ay nanirahan doon sa isang Protestant monk sa France na mga hindi nagsasalita. At siya po talaga naman ang naging pinakamalapit kong tiyo. No? Talaga po kong aktivista yan, talagang anti-Marcos, talagang pro-Pilipino. Pero sa bandang huli po, eh, medyo hindi rin niya naintindihan kung bakit ako napunta kay Duterte. At sabi ko naman sa kanya, napunta ako kay Duterte kasi sa tingin ko, hindi naman siya mapapamahal sa taong bayan kung talagang totoo yung sinasabi nila na perdugo si Duterte. E tignan nyo naman, yung huling appearance niya sa Senate, talaga namang pinatunayan niya kung bakit mahal siya ng taong bayan. Tandaan niyo po, ang sabi niya, huwag niyong hahabulin ang pulis at ang aking mga kasundaluhan. Ako ang habulin niyo. Ako ang mananagot sa mga legal na gawain ng aking kasundaluhan at kapulisan. At yung kanyang sinabi na, nako, tawagin niyo na kung anong gusto niyong itawag sa akin. Pero ako, ginawa kong lahat para protektahan ang mga inosenteng sibilyan. Yan po ang leader. At yan po ang dahilan kung bakit bagamat ang mga aktivista na laban kay Marcos at mga anti-American din, no? Anti-imperialism, ay tutol din kay Duterte, eh karamihan ng masa, eh talaga maka-Duterte pa rin. Ang huling namatay nga po, yung tiya ko na tingin ko na naging pinakamalapit sa akin dahil dalawa lang naman kami naiwan sa Pilipinas, no? Mula po na umalis yung aking mga kapatid ko na second year law student naman ako. Yung nanay ko umalis, second year high school ako. Yung buong pamilya ko naman umalis na nasa ano na po ako, second year law school. No? Eh, yun na po. Yung tiya ko yung aking nakasama. At malungkot nga po nung siya'y pumanaw dahil inalagaan ko din po siya nung huling 5 taon ng kanyang buhay. Malungkot po talaga. Sa kanoon ng pagkataon, hindi ako makakabisita sa kanilang puntod. Pero wala po sa kahit isa sa mga mahal ko sa buhay na pumanaw na nagsasabi na mali ang akin naging nanintigan laban sa administrasyon ng Marcos Jr. Sa tingin ko po, lahat sila na ngayon ay nasa langit ay na tumitingin sa akin ngayon at nagsasabi, mahirap pa na iyong kalagayan, nawalay din sa iyong pamilya, tama naman ang iyong paninindigan para sa demokrasya. Nagkakalak ako na kahit darating panahon na ako'y papanaw din, meron akong mga anak, meron akong mga magiging apo na isang beses isang taon, gugunitain kung paano natin minahal ang inang bayan. So, tero na po sa mga puntod, naingkita ko sa inyo, kapunta kayo ng puntod, pero bukas po, sisindirin ako kandila, wala man sa puntod, nasa puso at isipan ng mga mahal sa buhay. Steady lang po tayo, manindigan para sa demokrasya, steady lang po tayo, manindigan para sa inang bayan. Na kahit nasan man ang aking mga mahal sa buhay ngayon na hindi ko mapibisita sa kanilang puntod. Maraming salamat. Pinalaki niyo ako para panindigan ang mga prinsipyo, demokrasya at pagmamahal sa bayan.